my channel. It's me again, Giselle, your Kikai Farmer. Babuyan upang tatalakayin natin kung saan ba tayo magkakaroon ng mas malaking kita sa pag-iinahin ba at pagbebenta ng biik o sa pagpapatingin ng baboy. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa aking mga farming tips na siguradong makatutulong sa pag-unlad ng inyong negosyo. Lalong-lalo na ang pagbababuyan, pagmamanukan at pagbabaka. Ito po ay base lamang sa aking kaalaman at karanasan. Binabati ko po ang lahat ng aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Meron po tayong cash giveaway mga ka-farmers para sa videong ito, kaya panoorin nyo po hanggang sa dulo at kung makita nyo na po ang keyword ay i-comment nyo po agad. Naglalagay ako ng instructions sa intro kung paano kayo mananalo. Bilang pasasalamat po ito para sa ating mga kapatid na subscribers and viewers na walang sawang sumusuporta sa channel natin. So mga ka-farmers, kung gusto nating magsimula ng babuyan, may tatanong natin kung saan ba tayo maka-income ng mas malaki. Sa pag-iinahin ba at pagbebenta ng biik o sa pag-aalaga ng palakihing baboy? Well, syempre mga ka-farmers, kung saan tayo maka-income ng mas malaki, ay yun ang gawin natin. Itong ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga ka-farmers ay base po ito sa experience namin. So if mag-aalaga tayo ng mga inahin, mga ka-farmers, ay kailangan nating gumastos para sa gilt o dumalagang baboy. Ito yung para gagawin nating inahin. At gagastos din tayo para sa feeds nito. The same po mga ka-farmers, kapag nag-aalaga tayo ng palakihing baboy, so malaki din ang expense natin para sa feeds. So, base sa experience namin, mas prefer ko yung pag-iinahin at ipagbebenta ang BA kaysa pagpa-fattening. Lalo na sa situation ngayon mga ka-farmers, mataas ang presyo ng live weight pero mataas din ang presyo ng feeds. So, there is a chance mga ka-farmers na malulugi tayo kapag maibenta na natin ang palakihing baboy natin. Pero sa pag-iinahin mga ka-farmers ay wala kang lugi, lalo na ang iyong inahin ay manganak ng 10 hanggang 14, so wala ka talagang lugi doon mga ka-farmers. Para sa amin mga ka-farmers, mas malaki ang kita namin sa pag-aalaga ng inahin compared sa pagpa-fattening. Pero hanggang ngayon ay meron pa rin kaming iilang baboy na pina-fattening namin mga ka-farmers. Ipapakita ko po sa inyo. So, yan ang aming mga inahin, mga ka-farmers. Yan, natutulog sila. Buntis itong dalawa naming inahin na nandito sa farrowing pen. Then, ito rin siya, buntis din to. Tatlo, bali tatlo yung inahin namin at saka meron dalawang dumalaga. Yan. So yan ang mga pinafatining namin mga ka-farmers. Naghihingi na sila ng pagkain. So yan sila. Bali lima sila lahat. Bali anim sana yung pinafatining namin mga ka-farmers, pero kinakatay namin yung isa nung birthday ng anak ko, so lima na lang sila ngayon.
So yan, ang dalawa namin dumalaga mga ka-farmers. Yan sila. Itong dalawang dumalaga namin mga ka-farmers ay papabulugan namin sila mga first week or second week of February. Kasi nasa tamang edad na sila. So, yan ang mga inahin na namin mga ka-farmers na nakatutulong talaga sa amin ng malaki. Nakapagbigay sa amin ng additional income. Yan ang mga inahin. So, yun mga ka-farmers, kaya nasasabi ko na mas malaki ang income namin sa pag-aalaga ng inahin compared sa pagpa-fattening dahil ito yung na-experience namin. So, yun lamang po mga ka-farmers. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel ko sa pamamagitan ng pag-subscribe, like, at share. Huwag nyo din pong kalimutan na i-click ang notification bell para ma-update kayo kung sakaling meron akong mga bagong videos na i-upload about farming. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.